Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Jay Espino, Lester Remolin, Aaron Manito, Julius Pagal, Jonel Alagon, at Roy J. Colico. Kumusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA updates. Good news na medyo bad news sa San Miguel Beermen patungkol kay Terence Romeo at Barangay Ginebra. Bagong starting five ang ipinakita laban sa NLEX Road Warriors. Dahilan nga ba ito ng kanilang pagkatalo? At ang dahilan kung bakit binangko ni Coach Tim Cone si Brian Enriquez sa kanilang unang laro laban sa NLEX Road Warriors? At dapat nga ba itong bigyan ng playing time? Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell at pasupport na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka. Good news na medyo bad news para sa San Miguel Beermen. Dahil ayon nga sa pinaka-latest patungkol sa injury ni Terence Romeo ay hindi naman daw ito major injury. Sa makatuwid ay hindi ito malala. Good news nga yan para sa San Miguel Beermen. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin makakapaglaro si Terence ng ilang games sa San Miguel Beermen. Kung matatandaan nyo ay nakuha nga ni Terence Romeo ang injury na yan matapos itong matapilok at nadamay nga ang kanyang kaliwang tuhod. Dahilan kung bakit ito hindi nakabalik sa last minute laban sa Meralco Bolts. At ngayong nabunutan ng tinik ang San Miguel Beermen dahil hindi naman naging malala ang injury ni Terence Romeo ay hindi pa rin ito makakapaglaro. Ayon nga sa physical therapist ng San Miguel Beermen na si Edward Bacason ay may mamimiss na game si Terence at hindi pa nga alam kung ilang games yan dahil aantayin pa nila ang result ng check-up sa kanya ni Dr. Canlas. Dagdag pa nito na intact naman lahat ng ligaments ni Terence, walang punit sa ACL at MCL. Magandang balita nga yan mga chong dahil makakabalik pa rin naman si Terence Romeo sa San Miguel Beermen. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Barangay Ginebra, bagong starting five ang ipinakita laban sa NLEX Road Warriors. Dahilan nga ba ito ng kanilang pagkatalo? Sa ipinakitang unang laro ng Barangay Ginebra laban sa NLEX Road Warriors ay kakaibang starting five nga ang ipinakita ng Barangay Ginebra, kung saan ay itong sila: L.A. Tenorio bilang point guard, Stanley Pringle sa shooting guard, Arvin Tolentino as a small forward, Christian Stan Hardinger sa power forward, at Japet Aguilar naman bilang sentro ng Barangay Ginebra. Ibang-iba nga yan sa nakasanayan na starting five ni Coach Tim Cone last PBA bubble at mga nakalipas na conference, kung saan ay napakaganda ng kanilang team chemistry kaya nila nakuha ang mga kampyonato. Kung titignan natin ang naging bagong starting five ng Barangay Ginebra ay mukhang nag-e-experiment talaga si Coach Tim Cone ng bagong sistema para maipasok at bumagay agad sa kanila si Christian Stan Hardinger. Dahil kung titignan natin ang bagong starting five ng Barangay Ginebra ay may height advantage nga ang mga ito. Kumbaga, advantage nila ang height at the same time ay mabilis na kayang makipagsabayan sa takbuhan. Dahil halos lahat nga ng mga kuponan ngayon sa PBA ay run and gun system ang ginagamit. At yan nga ang gustong ipakita ni Coach Tim Cone sa kanyang bagong starting five. Kung matatandaan nyo sa nakaraan nating video mga chong, ay nabanggit nga natin na may bagong sistema si Coach Tim Cone para sa kanyang kuponan. At tama nga ang ibinulong sa atin ng ating trusted insider dahil yan nga ang ipinakita ng Barangay Ginebra sa kanilang unang laro laban sa NLEX Road Warriors. Ang kaso nga lang ay hindi pa nga nila ito masyado kabisado at nangangapa pa, lalong lalo na itong si Christian Stan Hardinger na hindi pa ganun kabuo ang kanyang team chemistry sa Barangay Ginebra. Naniniwala ako mga chong
na may nakikitang maganda si Coach Tim Cone sa bagong starting five niya na yan. Dahil hindi naman niya yan basta-basta gagamitin kung wala lang, diba? Mukhang may hinahanap din talaga na combination si Coach Tim Cone para sa kanyang mga bagong player na sila Christian Stan Hardinger at Jasper Ayay, na nakikita nating gumaganda ang chemistry kasama si Scottie Thompson. Bago natin ituloy mga chong, sa mga gustong manalo sa ating giveaway ay i-comment nyo lang ang inyong favorite player at i-share ang video na ito para sa ating nalalapit na giveaway, at siguraduhin nakasubscribe sa ating YouTube channel. At dito naman tayo sa isa pa nating balita, ang dahilan kung bakit binangko ni Coach Tim Cone si Brian Enriquez sa kanilang unang laro laban sa NLEX Road Warriors. At dapat nga ba itong bigyan ng playing time? Matapos talunin at tambakan ng NLEX Road Warriors ang defending champion na Barangay Ginebra, ay madaming Ginebra fans ang nagtatanong kung bakit hindi ipinasok ang iba nilang player gaya ni Brian Enriquez, na alam naman natin na may ibubuga talaga sa PBA. At pinaglaro pa rin ni Coach Tim Cone ang kanyang starting five kahit hindi maganda ang performance ng mga ito. Kung titingnan natin ang naging performance ng Barangay Ginebra, ay makikita natin na itong si Japet Aguilar at Scottie Thompson nga lang ang masasabi nating nagpakita ng magandang performance, at the rest ay kinakalawang pa gaya ni Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle, na expected sana na mag-i-step up sa laban na yon. Kaya naman, madami ang nagsasabi na dapat nang bigyan ng playing time si Brian Enriquez. Nung ipinasok ni Coach Tim Cone itong si Brian Enriquez sa garbage time ng fourth quarter, ay agad-agad nga itong nagpakitang gilas, kung saan ay nakapuntos nga ito agad ng walang kahirap-hirap. Nakita din natin nang pahapyaw ang kanyang shooting at mga magagandang pasa sa kanyang teammates. Makikita natin na napakalawak ng court vision nito. Nandun na ang kumpiyansa. Parang hindi na nga ito rookie kung gumalaw dahil sa experience nito sa US. Kulang na kulang lang talaga sa playing time si Brian Enriquez, dahil ang inilaro niya nga sa pwesto laban sa LX ay guard position, kaya hindi talaga ito nabigyan ng playing time. Pero para sa akin mga chong, ay expected na gagawa ng adjustment si Coach Tim Cone para kay Brian Enriquez, dahil nakita niya nga na kaya nitong sumabay kahit napakaliit lang na minuto ang naibigay sa kanya. Pupwede itong maglaro ng number 2 or number 3 position, depende sa ibibigay sa kanya ni Coach Tim. Sana nga lang ay mabigyan ng malaki-laking minuto itong si Brian Enriquez, dahil sayang kung hindi ito susubukan ni Coach Tim Cone. Nandiyan na ang kanyang kumpiyansa sa paglalaro at skills na po pwedeng mapakinabangan ng Barangay Ginebra kung mabibigyan siya ng minuto. Pero antayin na lang natin sa mga susunod na laro ng Barangay Ginebra kung mabibigyan nga ba ito ng pagkakataon para may paikita ang kanyang full potential. Ano sa tingin nyo mga chong? Dapat bang bigyan ng pagkakataon ni Coach Tim Cone na may ipakita ni Brian Enriquez ang kanyang full potential as a Ginebra player? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe, at pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga chong.